Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman. And since it's bisperas ng araw ng kalayaan, no? So, yan, malapit na po tayo. Hindi ko alam kung pang ilan eh. Siguro bukas masasabi ko na kung pang ilan na yung araw ng kalayaan, no? So tanga-tanga, hindi na ganun. But yun na nga, no? So bisperas na nga po ng araw ng kalayaan, and maganda kung ang pag-uusapan natin is about araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan, you know? And yun nga, for today, no? For today's video, naisip ko na ang pagkwentuhan natin is yung mga kalayaan na sana ay nag-e-exist, no? Sana nag-e-exist o sana ipatupad na, no? Yung mga kalayaan na to, no? So, tingin ko marami makakalit dito sa mga kalayaan na to, no? And, yun, tara, kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga kalayaan na sana nag-e-exist is yung ano, yung kalayaan na walang assignment, no? Ito para sa mga estudyante po ito. No, kalayaan na walang assignment. Kasi nga naman mga tropa ko, ano, kung nandun ka na sa eskwelahan, no, na nandun na yung teacher, no, na pwede ka magtanong, no, pwede ka magtanong, eh hindi mo pa rin maintindihan, no? Paano pa kapag inuwi mo yan sa bahay? At paano pa kung yung mismong mga magulang mo o kung sino mang kasama mo sa bahay na hindi pa rin maintindihan yung subject na yan? Paano pa? Sige nga. Na, hindi mo na nga maintindihan. Nandun ka sa eskwelahan na itinuturo sa'yo ng teacher na kanga-kanga na lang ng ilang oras. Diba? Hindi mo pa rin mag-gets-gets. Paano pa pag inuwi mo? Diba? Tapos isa-search mo sa internet, hindi mo maintindihan. Lalong hindi mo na maintindihan dahil napakahaba ng mga explanation at English pa. Diba? Tapos mag-uwi ka pa ng assignment. So, ang nangyayari po ngayon dyan, mga tropa ko, no? Hindi mo muna sagutan sa bahay. Kinabukasan mo na yung sasagutan. Mangungopya ka na lang. Nakakatulong ba yun? Diba? Hindi. Diba, mga tropa ko yun? Alam ko, ibabash ako ng mga magulang. Kung sino man po. Pero, yun po yung katotohanan, mga tropa ko. No? Ito po yung katotohanan. Kahit ako ginawa ko rin buto nung estudyante pa ako. Na pag hindi ko maintindihan yung subject, mangungupya na lang ako. Diba? Kasi, diba? Dun na lang sa eskwelahan, hindi mo na mag-gets eh. Pag nasa bahay pa. At mumurahin ka lang na magulang mo kasi hindi nila maintindihan yung subject na yan. So, what's the sense of assignment? Diba? So, yun po, ang una nating kalayaan na sana nag-e-exist. At sigurado ako maraming mga estudyante ang papanig sa ganitong kalayaan. Diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga kalayaan na sana nag-e-exist is yung kalayaang umuwi ng maaga. Ito po para sa mga nagtatrabaho ito eh. No, yung kalayaang umuwi ng maaga. Kasi naman, di ba mga tropa ko, merong mga kumpanya o merong mga boss na ayaw pa uwiin ka agad yung mga empleyado nila. Hindi mo maintindihan kung bakit. Di ba? Yung malapit na yung uwian tapos biglang babagsakan ka ng napakaraming trabaho, no? O kaya mga 30 minutes or 1 hour bago mag-uwian eh bibigyan ka ng additional na gawain, di ba? Tapos pag nagpaalam ka, magagalit pa yan, diba? Bakit ka uwi na maaga? Ha? Bakit ka uwi na maaga? Tapos ang dadahilan mo, birthday ng asawa mo, birthday ng anak mo. Para sa sasabihin sa'yo, bumawi ka na lang next time. Diba? Buha ka ng birth mo ba? Next time? Eh, yung next na birthday niya, next year. Diba? Yung tipong, sila na nagbidikta ng buhay mo. Diba? Wala ka ng karapatang umuwi na maaga. At kapag umuwi ka na maaga, no? Pag umuwi ka na maaga, pre-questioning ka pa. Diba? Na siya, nag-i-stay doon, okay, mga trabaho mo. Kapag umuwi ka na maaga, tanungin ka kung bakit ka uwi na maaga,
ganto ganyan, ganto ganyan. Tapos sila, kami na nag-extay kami ng ganto, kahit kami ganto, kami ganyan. Diba? No? Kung kayo, mga tropa ko, ha? Kung kayo, ayaw nyo pauwi ng maaga yung mga empleyado nyo. Diba? Kayo na lang mag-stay dyan. Diba? May pamilya din yan, diba? May pamilya. Hindi lang yung, hindi na sa trabaho iikot ang mga mundo nyo. Diba? Kaya, bigyan natin, mga kumpanya, bigyan natin ng kalayaan umuwi na maaga, kahit ano lang, kahit mga 3 times a week lang. Diba? Buong buhay nila, binubuo sila sa kumpanyang buwaka ng ilang. Diba? Tapos natanggalan mo silang kalayaan umuwi na maaga. Diba? Nangigigil ako eh. And John? And John, yung next natin sa mga kalayaan na sana nag-i-exist. Ito sa mga ano rin to, sa mga empleyado pa rin to, no? Yung karapatan mong murahin ang boss, no? Yung karapatan, yung mga boss na buwakan ng ina, diba? Yung mga buwakan ng birth, yung mga himba na boss, himba, no? Yung papagawa na sa iyo yung trabaho niya, no? Papagawa na sa iyo yung trabaho niya pagkatapos, pag nagkamali ka na hindi ka naman niya tinuruan kung paano gagawin yun, basta nilapag niya lang sa table mo, no? Tapos gagawin mo, no? Ganto ganyan, ganto ganyan. No, hindi ka man lang deny. Di ba? Tapos kapag nagkamali ka, sasabihin ng kantanga, putang ina, putang ina, putang ina. Di ba? Nakakainis yung mga ganun eh. Di ba? Tapos yun, sasabihin ka ng tanga. Di ba? Sabihin ka ng tanga, kulang na lang, murahin ka. Tapos kung ano, yung parang pag ginawa niya yung trabaho mo na siya naman talaga yung nakakaalam kasi siya yung pupunta ng meeting, siya yung nakikipag-usap sa ganito, siya yung nakikipag-usap na ganyan. Yung mga details, alam niya, di ba? Tapos sa'yo pagagawa. Tapos makikita mo lang siya tawa na nagbabasa sa Facebook, nanonood ng YouTube, di ba? Tatawag kung kanino-kanino. Kung kanina naman, di ba? Mumurahin. Hindi ko naman, bihira lang naman din yung mga boss na nagmumura, pero sasabihan nga ng tanga, yung parang walang common sense, di ba? Yung mga buwakan nang nasisigawan ka, no? Nakakala mo siya yung nagpapasahod, eh, manager lang naman siya dun. Manager, supervisor, di ba? Vice president, di naman siya yung may-ari, no? Madalasin yung mga ganyan, may mga ganyan boss eh. Di ba? Yung umas, nakala mo sila yung may-ari ng ano, sila yung may-ari ng kumpanya, pero wala kang magagawa. Kasi wala kang kalayaang murahin yung boss mo eh. At kapag minura mo sila, di ba? Sigurado na, maghanap-hanap ka na. Diba? So sana nag-exist to, no? At alam ko, comment nyo down below kung gusto niyo mag-exist to, na may kalayaan kang murahin yung boss mo, no? Nang hindi ka matatanggal, di ba? O hindi mapapahamak yung appraisal mo, no? And John, and John, yung next natin sa mga kalayaan na sana nag-exist is yung ano, yung kalayaang huwag sumunod sa magulang. No? Kalayaang huwag sumunod sa magulang. Ito kasi, di ba, siyempre magulang mo eh. Kapag inutusan ka niyan, wala ka magagawa. No? Okay lang naman siguro kung paghugasin ka ng pinggan, paglilinisin ka. Di ba? Yun, siguro mga karapat-dapat. Tama, di, karapat-dapat naman talagang sundin yun. Pero yung utusan kang bumili ng yosi, di ba? Bumili ng sigarilyo, bumili ng alak, di ba? Wala kang karapatan o wala kang kalayaang tumanggi. Di ba? Wala kang karapatan hindi sumunod. At kapag sumagot ka, lakay ka. Di ba? Yung tatay mo, no? Yung tatay mo na walang ginawa kundi uminom ng uminom at tumambay ng tumambay. Mauutusan kang bumili ng sigarilyo. Di ba? Uutusan bumili ng alak yung 13 years old niya na anak, na 10 years old niya na anak. Di ba? Tapos walang kalayaang tumanggi yung ano. Yan nagsisimula yan, mga tropa kul. Mga daddy kul, mami kul. Ha? Yan nagsisimula yan sa pagpabili-pabili ng yosi, pagpabili-pabili ng alak. Yan nagsisimula yan sa mga bata. Diba? Kasi natututo na silang bumili. Diba? So, dapat ipush natin yung karapatan o kalayaan ng mga bata na tumanggi kapag ganun yung utos. Diba? Siguro, wag na natin tanggalin yung ano eh. Kasi, minsan nga, birthday mo, di ba? Birthday, naghanda, kain na sa bahay. Pagkatapos ng birthday mo, ano? Ikaw pa maghuhugas ng pinggan. San, ba? Mga ganun man tipo na kalayaang huwag sumunod muna kasi birthday mo naman, di ba? May exception naman. Tapos kalayaang tumanggi kapag pinapabili ka ng yosi, ng alak. Di ba? Sana nag-exist yung mga yan. Di ba?
na nakakabisi talaga yung mga ganitong mga ni mga daddy ko at mami ko eh. No? So sana biglang mag-pop up na lang yung isang tao tapos i-push niya ang kalayaan niya. Diba? And John. And John, yung next natin sa mga kalayaan na sana nag-i-exist. No? Ito para sa mga kababaihan po natin ito, mga millennial ladies natin dyan. No? Yung kalayaan kumain ng hindi tumataba. No? Mukha ka ng ito naman kasi. Diba? Bakit ba kasi ang hirap-hirap magpapayat? No? Ang hirap magpapayat, yung tipong kapag nagpapayat ka, no? Hirap na hirap. Ang ano eh, yung hindi pong sumuka kasi. Sumuka ka na, kaka-exercise. No? Bumaliktad na yung parang magka-ulcer ka na. Parang nang hindi ka lang kumain. Tapos ang mababawas sa'yo isang kilo. Tapos kumain ka lang ng kaunti. Nang baka ng ina. Yung isang kilong nawala sa'yo, madadagdag ka ng 2 kilo. Diba? Baka ng ina. Wala ka ng kalayaan. Diba? Tapos makikita mo pa yung mga kaibigan mo na kain ng kain. Ang sarap-sarap ng kain pero hindi tumataba. Ang sexy-sexy pa. Diba? Nakabwisit yung mga ganyan. Yung halos magpakamatay ka ng kaka-exercise. Tapos parang hindi ka pumapayat. Diba? Ininom ka na ng kung ano-anong tsaa ng buwaka ng ina ng mga kung anong pampapayat dyan. Na sinasabing effective. Diba? Pero hindi ka pa rin pumapayat. No? Nasaan ang kalayaan dun? Diba? Nasaan ang kalayaan ang kainin ng gusto mo nang hindi ka tumataba, nang walang guilt. Diba? Yun yun eh. Mga millennial ladies, no? Comment nyo down below kung gusto nyo rin itong mga ganitong kalayaan, no? But kasi mahirap talaga. Mahirap po talagang kumain ng madami nang hindi tumatama, no? Maswerte na lang yung iba na kahit asang damo pa nung kainin eh parang ano, parang may grinder sa loob ng tiyan tapos mag-grind lahat nung ano nung kinain. No, magiging parang nung pag kumain sila ng ano ng 1 kilo, lahat niya magiging energy. Diba? Nakakaingit yun eh. No, kaya sana bigla na lang magpapak tong kalayaan na to tapos kahit 1 boomlet yun yung kainin mo, hindi ka tataba. Diba? Yun. And John, thanks for watching for today's video and I know na maraming mga tao dyan, mga tropa ko dyan na humiling na sana isa dito ay magkatotoo, no? So, and comment down below kung ano yung mga kalayaan na gusto nyo na sana mag-exist, no? No? So, yon, since araw ng kalayaan po ngayon, eto na gusto kalayaan po ngayon, eto na gusto kalayaan po ngayon, eto na gusto. Nag-usapan natin ay mga kalayaan, no? Yung kalayaan natin na sana mag-exist na sa Earth, no? And yun na nga eh, kasi syempre hindi naman din natin makokontrol ang pagkakataon, ang sitwasyon, ang paligid natin, no? So nag-hope na lang tayo na sana magkaroon tayo ng kalayaan sa mga bagay-bagay na gusto natin ma-achieve, no? So ganun talaga ang buhay. No, so parang kung minsan tatanggapin mo na lang yung mga bagay na ano ba? Na nag-exist. No, na kahit na anong dasal mo eh talagang hindi mo na mababago. No, kasi nandiyan na siya. No, but yun na nga, and kung meron kang mga kalayaan na gustong sana matupad, eh comment yun down below. Pag-usapan natin yun. No, so araw ng kalayaan naman yun. No, hindi, buwan ng kalayaan naman yun. No, so yun, thanks for watching for today's video and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aming daily vlogs, no? And tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pa lang pero eventually, no, kakalat na sa buong Pilipinas at sa buong mundo. No, and tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating first 100 na lang. 100 subscriber para may pamigay ko na ang aking 3D origami vase B6, no, na kinopya ko lang. Kinaya ko lang kay Trans nga, no? Isa siyang Thai 3D origami maker,
Yan, and lalagay ko na sa description yung kanyang channel, yung Ankhang Homemade. Yan, tsaka yung trans nga na channel niya, dalawa kasi yung channel niya na doon ako. Bali, matagal na rin akong subscriber nun, no? So, ito, si Kulokoy ay isang 3D origami teddy bear, no? So, yun, makakasama natin siya. And abangan nyo rin yung makakasama natin na isa pa, no? Dahil nga, di ba, bubuo tayo ng ano, team evolvement, no? Marami tayong makakasama. So, abang-abang lang. No, si Kulokoy, ay, si Kulokoy. Si Baby Motmot kasi medyo bata-bata pa. No, but eventually, you know, lalayo na natin yung camera and yan, nadami na tayo. No? So, yun. Thanks for watching ulit. At lumahaba na naman ang aking outro. And see you when I see you. And bye-bye! Himba!